Welcome to Heart to Heart with Mama Colleen. At ngayong oras na ito, may makakausap tayo via Viber. Oo, hindi lang kita pwedeng makausap via call. Pwede rin kitang tawagan via Viber. Ito na, may makakausap tayo. Kausapin na natin bago pa kausapin ng iba. Hello? Hello po. Hi, magandang tanghali. Pwede bang makilala ang nasa kabilang linya? Yes, ako po si Pamela, 33 years old. Pamela 1. Kumanta. Si Pamela ay hindi niya tunay na pangalan, tama? Tama po. Taga saan si Pamela? Alabang po. Alabang, sus yan. May gate kayo? Opo. Ay, sana all. Pangarap ko rin niya magkaroon kami ng gate eh. Gate lang, wala ng bahay. May gate kayo. Minsan yun daw yung basihan kapag may pag nakaluwag-luwag. May gate. Naka-LL, luwag-luwag. Ayan. Anyway, Pamela, meron kang pinagdadaanan and sabi mo, nakakaramdam ka na ng depression. Kwento mo sa akin, ano nga ba yung kwento ni Pamela? Speak from your heart. May dalawang baby po ako ngayon. Isang 2 years old and 6 months old. 2 and 6. Mm-hmm. 6 months. Opo. Babae at lalaki. Opo. Ano yung panganay mo? Babae o lalaki? Lalaki po yung panganay. Ah, kota ka na ba niyan? Babae yung 6 months old. Oo, may bala ka pang sundan? Parang ayoko na po eh. Ay, parang nasa-sense ko na. Alright, tuloy ang kwento. Okay po. Yung nag-start po yung love story namin. Love story ba? Secretary po ako ng husband ko before. Mm-hmm. Oo. Tapos, nung naging secretary niya ako, wala naman talaga kaming parang spark sa isa't isa, ganon. Wala akong naramdaman. Siguro 3 years po akong nag-work sa kanya as secretary, wala naman talagang, kumbaga, walang mali siya, ganon. Tapos, meron one time na parang umuwi dito yung mom niya, kasi foreigner po yung naging husband ko ngayon. Ooh, anong lahi? Korean po. Korean. Anong sayo? Anong sayo? Pero marunong siya mag-Tagalog, hindi? Po? Marunong siya mag-Tagalog? Ano po siya? Marunong siya konti mag-Tagalog, pero barok-barok. Barok? Tapos English po, barok-barok din po. Oo. So pure siya, pure na Korean, walang half ito. Yes, pure Korean. Alright, okay. Tuloy? Tapos, nung pumunta dito yung mom niya sa Pilipinas, first time, ako po yung pinag-assist niya kasi ako po yung parang assistant nung husband ko ngayon. Mm-hmm. So, ako, siya, medyo, nagka-casino kasi. So, parang yung buhay niya nasa casino lang. So, hindi niya na-meet yung mom niya. 3 days nandito yung mom niya. Ako lang yung kasama, nag-assist. Mm-hmm. 30 minutes niya lang na-meet. At alas 3 ng madaling araw pa bago umuwi yung mom niya. Okay. Teka lang, etong pag-meet tapos, ninyo, mag-asawa na kayo? Tapos, hindi pa po. Ah, hindi pa. Okay. Secretary pa rin. Secretary niya pa lang, opo. And then? Tapos po, yung mom niya, parang nagustuhan po ako ng mom niya noon. Kasi yung, alam mo naman po, Pilipina po tayo, very hospitable, diba? Tapos maalaga tayo sa mga elderly. Yes. Opo, bata, elderly, yan po talaga, inaalagaan po talaga natin yan. Lalo pat boss ko po siya, syempre iba po yung culture natin, di ba po? Correct. Mm-hmm. So, maalaga po talaga tayo. Tapos, nagustuhan niya po ako. Actually, etong naging boss ko, sa 3 years ko po sa kanya, iba-iba po yung girlfriend niya. Parang may girlfriend siyang actress, may girlfriend siyang Koreanang actress din. Tapos, dito sa Pilipinas, yung
mga sikat din na mga actress din, eh, medyo nagiging kafling niya at yung mga vlogger. Ay, kulo, charing. Opo, sobrang babaero po niya. Okay, so parang sa trabaho mo nung time na yon, ang dami mong nami-meet na mga artista because of, yun nga, mga ginujowa niya, mga sikat, mga artista. Yes po, tama po. Okay, tuloy. Tapos po, yung mom niya, di ba naalagaan ko siya, parang nag-usap po sila nung 30 minutes na yon, parang sinabi po ng mom niya na parang ako po yung parang gusto ng mom niya para sa kanya kasi daw yung alaga ko sa mom niya, sure daw siya na maalagaan ko daw po yung husband, yung anak niya ng katulad ng pag-alaga ko sa mom niya. Ako naman po, inosente po talaga ako noon kasi parang ginagawa ko lang po talaga yung trabaho ko. Correct. Mm-mm. Oo. Tapos after 1 week, parang nilasing niya po ako. Nino. Pero nung ano, pumunta po kami, parang JTV po ba yon sa Malate? Parang akala mo alam ko, no? Hindi po ako pumupunta, hindi po ako pumapasok. Normally, hinahatid ko lang po siya kasi kailangan ko na po ayusin yung pera niya sa casino. After niya mag-casino, aayusin ko na po kasi parang assistant niya po kasi ako. Parang ibabanking ko ulit yung money sa casino, ganon. Mm-hmm. So, nung time na yun, nagtataka po ako bakit pinapasok niya ako sa JTV. Mm-hmm. Mga babae po, may 5 babae po doon. Mm-hmm. Mga nandun para nagkakaraoke sila. Mm-hmm. So, parang parehin ko, syempre, boss, sumama na lang po ako at yun, pinainom nila ako ng tequila. Tapos, siguro mga, hindi pa ako nun lasinggera eh. At saka hindi, malakas ang tequila ha. Malakas ang tequila. O tapos? Opo, 3 Patron silver tequila. Ilan yung na? Iba na po yung... Ilan na ubos mo? Nalasing na po ako. 3 po. Alam ko 3. Okay. Pero sabi nila marami daw. Okay. Pero sa 3 po medyo hindi na po ako okay. Mm-hmm. Tapos nun, after nung parang yung mga babae, hindi siya yung nagpapainom sa akin, mga babae. Oh. Parang feeling ko, sinabihan niya na painumin ako. Tapos yun, after nung nalasing, umuwi na, alam niya na lasing na ako. Tapos yun, pag-uwi namin, medyo yun po may nangyari sa amin. At yung nangyari na yun, may nabuo ba agad? Hindi naman yung Kumbaga, hindi, baka mamaya sabihin na ka-winner, may nangyari, may buo agad. Pag-piloso po mga ka-winner, ha? Hindi po, nabuo po talaga agad. Kumbaga, sa isang pangyayaring yon, may nabuo agad. Ito na si 2 years old, tama? Opo. Kasi nung, si 2 years old. Kasi okay. Po, nung last men's ko po noon, ang naalala ko po kasi, nung last men's ko noon, kasama niya yung Korean girlfriend niya, pumunta kami ng Greenbelt, parang nag-shopping sila sa Gucci po ba yun? Tapos, natagusan po kasi ako doon. So, kailangan ko pong, kasi ako po yung tigabit-bit ng mga gamit nila. So, kailangan ko pong pumunta sa toilet at magbihis po. So, bali, umuwi po talaga ako kasi sobrang, basta ang dami po kasi. Oo, pero ito ang tanong ko, no? Nagka-idea po siya na, yun po, parang yun yung tingin ko po, na siguro nag-count po siya ng, ng days. Pero ang tanong ko, balik tayo doon sa may nangyari sa inyo. Sabi mo kasi ngayon, meron siyang Korean girlfriend. Ano nangyari noon? Paano na sila noon? Hindi ko po kasi siya maintindihan kasi sinasabay niya po kasi yung mga girlfriend niya. Syempre ako as a boss, hindi po ako nakikialam. Hindi, eto na nga, may nangyari na sa inyo. Ano yung ginawa mo after? Umuwi po ako agad, tapos parang ayoko na po siyang maging boss. And then, after nun? 1 week po akong hindi nagpakita sa kanya nun. Tapos tinawagan ako nung kasama niya din sa casino kasi siya yung magpa-assist. So nagpakita po ako sa kanya, andun po siya, andun po sila naglaro. Tapos yun, nanalo siya ng malaki, tapos yung kinuwento niya po sa lahat na may nangyari sa amin. Tapos after 1 month, meron na pong baby. Yun na po. Pero wala kayo naging usapan na ano mangyari sa atin ngayon? Wala kayong pinag-usapan na gano'n na, okay, may nangyari sa atin, ano na tayo, boss pa rin ba kita? Walang gano'ng usapan?
Wala pong ganun eh. Kasi mahirap po kasi siyang kausapin ng heart to heart eh. Oh, buti pa si mama ko hindi mahirap. Kasi iba po yung culture eh. Oo. Anyway, so na-reveal na nabuntis ka na. Paano mo sinabi after sa kanya? After 1 month. Okay, paano mo sinabi sa kanya? Pinakita ko sa kanya yung ano, yung pregnancy test. And ano yung proposal niya sa'yo? Masaya po siya nung nagkaroon, nung ano, masayang-masaya po siya. Pinagsasabi niya din po sa lahat ng mga kakilala niya na ano, na ganon. Mm-hmm. Na magkaka-baby na kami. And then? Kaso, yung mga nasa paligid niya, sa'yo ba talaga yan? Ganto, ganyan. Kasi kinukwento niya kasi na may nangyari sa amin once, ganon. So, yung mga Koreans na kaibigan niya, syempre, hindi naniniwala na kanya. So may ganun din silang ano, parang 'di ba may mga ganyan yung mga Pinoy na, "Oh, baka di sa iyo, baka iba tatay niya." May ganun din sila? Meron din po. Pero siya po, naniniwala po siya na kanya kasi 3 years na po kasi kami magkasama at nung 3 years na 'yon, wala siyang nakitang may boyfriend ako. Ayun. So pero meron lang akong ano, parang naging kachat noon na 8 years. So parang siya yung parang naging fiancé ko noon. So anong nangyari na kay fiancé? American. Oo. Pero ano nang nangyari? Ganyan nga na nabuntis ka na ni Korean, may kachat ka pala na 8 years na fiancé na American. So after mo mabuntis, ano nang nangyari? Pananagutan ka nito ni Korean, tama? Opo. At ang nangyari kay American, binrake mo na? Sinabi niya hindi, wala po kami yung closure ni American. Mm. Wala, parang nawala lang po ako bigla. Ganon. Oh. So, yun, edi face ko na yung reality na buntis na po ako sa ano. Tapos, tumatawag yung mom niya palagi kasi tinawagan niya kasi agad yung mom niya, pinakita na buntis ako, ganon. So, yung mom niya, sobrang support na talaga sa amin. Tinawag, laging tawag ng tawag, monthly yun, may tawag sa amin. At nire-remind niya yung anak niya na magpakatino kasi magiging tatay na ganon. So happy talaga, tas laging nagte-thank you sa akin na at magkakaroon na daw siya ng apo. Mm. Ganon. Although ano siya, yung may apo siya sa baba kasi tatlo yung magkakapatid eh. Tatlo siblings asawa ko. Ah, tama ba? Oo, tatlo. So ano? Yung husband ko yung ano, yung youngest. So yung pangalawang babae po, yung pangalawa nila, meron na siyang parang apo, dalawang babae. Tapos etong sa akin, nagwi-wish sila na sana lalaki daw, naging lalaki po. So sobrang tuwang-tuwa po sila. Oo. So eto na nga, nanganak ka na, nagkaroon na kayo ng anak, ano yung naging offer niya sa'yo? May offer ba siya na pakakasalan ka niya? May ganun ba? Ano, magsasama kami. Tapos, ano, gusto niya. Kasi po tumaba po kasi ako eh. So, minsan nasasabi niya na magpapakasal kami pag pumayat ako. Ganun. May ganun? Pero ngayon, oo, kasi diba... Pero sinasabi niya naman na mahal niya ako, na hindi niya ako, parang ako lang daw yung nasa puso niya, ganon. So, klaruhin ko lang, no, para magkaroon na tayo ng picture dito. Kayo ay hindi pa kasal. Tama, mali? Kinasal po kami nung sa second baby at ang nagkasal po sa... Ano po yon, parang biglaan. Bakit biglaan? Sinong nagkasal? Sige, sorry. Kasi, ano... lahat po kasi ng property niya sa akin na halos nakapangalan din. Ay, sana tapos, all! Tapos? Tapos, ano, biglang nagtatanong siya sa akin, kailan daw kami magpakasal sa papel? Mm. Paper Mary, ganon. So, sabi ko, wala pa man yan sa isip ko kasi di ba dapat mag-propose ka muna. Tapos sabi niya, when paper Mary? Ganun na yung tanong niya. Oh. My friend ako na dating politiko, boksingero. Kulo! Oo. Ano siya, sabi niya, ano, kinasal ka na, bali, nagkumustahan kaming dalawa. Tapos sabi niya, pumunta ka dito sa bahay at ikakasal ko kayo, ganun. So, kinasal niya kami doon sa bahay niya. Okay. Bali, siya yung pumirma na as ninong at ninang, mag-asawa sila. So, yun. Tapos meron pong
meron po doon ano, tawag dito, lawyer. Lawyer at pastor. Basta parang judge. Oo, kumbaga judge kayo kinasal. So, ilang taong ka nang kasal sa kanya? Wala pang 1 year. Wala pang 1 year. Pumayat ka ba? Kaya kanya pinakasalan na? 29 po. Pumayat ka ba? Kaya ka pinakasalan niya na? Hindi po. Second baby lang po talaga siguro. Oh, yun yung naging susi para pakasalan ka na talaga niya. Opo. Alright. So, meron ka ng ilang buwan ulit? 2 months? Ngayon, paano po? 6 months po yung baby six ko ngayon. Months. So, siguro... Mm-hmm. Siguro po na July po yung kasal namin, July 29. Okay. So ngayon, kayo ay mag-asawa na and may dalawa na kayong anak. Ano yung problema mo sa kanya ngayon? Kasi kanina kinikwento mo, again, wala kang problema with the Bienan. Very okay sila, very happy sila sa marriage ninyo. Very happy sila na may anak na kayo. Ano na yung problema mo with this Korean husband? Marami po kasi siyang babae. Up until now? Oo, until now. Pero in-hide niya na sa akin. At wala na yung mga sikat-sikat na medyo high maintenance na ano. Okay. Na mga babae. So parang hiding na parang may nag sa kanya, yung nagsusupply ng babae, gano'n. So, naiinis ako. And then, pumunta dito yung in-laws ko, yung tatlong kapatid niya tsaka yung mom niya kasi para i-meet yung dalawang baby tsaka ako na din. Mm-hmm. Tapos ano, hindi parang yung outcome parang hindi nila nakita yung parang hindi nila nagustuhan yung nakita nila na ano, na parang hindi ako masyadong hindi ako marunong magluto. Sabi niya kawawa daw yung anak niya. Nung una, botong-boto, ano ngayon may ganyang problema na? Opo, parang ano, nakikita na nila yung... Kasi tumaba din kasi ako, so parang siguro sa Korean culture, pag mataba ka, loser ka. Totoo? Pero yung mga bata, kanino kamukha? Kamukha ni husband? Kamukha ni husband, yung pangalawa kamukha naman ng mom niya. Ng mom niya. So, sobrang happy naman sila sa mga bata. Mm-mm. Parang yun lang. Paano mo? Punta nila dito sa Pinas ulit, pangalawang punta nila dito, December 21. Mm. Ang dami kasi naming katulong, tapos siguro yung katulong namin, 6. Ay, sana all! pahingi isa. Lima lang pala. Okay. So, parang nadismaya si mommy. Paano sinabi niya sa'yo bluntly? Sinabi niya na, ayoko sa'yo! Ano po? Naiintindihan ko po kasi yung ibang Korean words. So, parang sabi niya, naku, kawawa yung anak ko dito, mauubos yung pera ng anak ko dito. Parang ganun po yung mga sinasabi niya. So, hindi niya sinasabi sa'yo directly? Naririnig mo lang? Opo. Na sinasabi niya sa mga kapatid, ganun. Na ano ko. Mm-mm. Kasi nga, hindi ka nagluluto. Ba't di ka nagluluto? May youtube.com naman. Hindi, nagluluto naman po talaga ako nung time na yun talaga. Kasi meron kaming pet na duck dito sa bahay. Duck 6. Nung duck na yun, galing po sa balot. Okay. Hindi nakain po yung balot, naging duck. So, inalagaan namin, ginawa naming pet. Okay. Tapos yung 6 na duck po, nakita ng mom niya, malaki na. Mm. Bale, pinakatay niya. So, parang dun sa Korea kasi, parang ako yung kakatay kasi ako yung anak ng ano, ako yung anak ng youngest nila. So, may mga culture kasi sila lahat. Na ganun, oo. Kumbaga may kultura sila na ganun. Na parang ang gusto nila makita is ma-adapt mo. Tama, mali? Opo, parang ganun po. Kasi ma-adapt ko. Kasi pag bumisita po daw po ako doon, ako daw po lahat. Ako yung katulong nila. Sila, hindi sila gagalaw. Ako, lalo pa pag solal ba yun? Parang Chinese New Year. And also, pag
Christmas nila. Oo. Pero ikaw, nung nalaman mo na may ganyan silang klaseng kultura, paano mo ito tinanggap? Okay ka lang ba doon? Hindi po. Natakot po ako. Ayoko pong pumunta ng Korea. Kasi dito po sa Pilipinas, kung example sa mga manok or duck, pwede naman tayo bumili at naka-cut na po yun. Sanay po kami na bumibili ng oo. Na-cut na ng lalo, matadero. Lalo kung di mo naman siya nakalakihan. Naman, oo. Opo, hindi naman tayo na okay. Ano yung tsaka yung kumakatay po ng manok, lalaki po, di ba? Mga matador. Oh, matador ba tawag doon? Oo. Opo, matador. So, oo. Basta naintindihan ko naman yung part na yon, pero other than the other culture nila, hindi mo siya kayang i-embrace. Tama, mali? Kasi po ano, ginawa ko naman po dito lahat ng kaya ko nung pagpunta nila, kaya lang hindi enough. So parang natakot na po akong pumunta ng Korea na kapag may ano sila doon, tulad Solal or Christmas nila, parang hindi mo kaya. Kasi pinlis ko naman sila dito eh, kahit may katulong kami, ako pa rin yung gumagalaw. Uh-oh. Tsaka gusto ko din sana maintindihan nila na 6 months pa lang din yung baby ko at yung body yes. ko nagre-recover pa. Correct. At yung dalawa po kasi yung ano ko, yung tawag dito, yung puro cesarean po, so masakit po talagang mahirap, oo. Pero ito, opo, sinabi mo tong concern na ito sa husband mo? Opo, wala lang siya eh, hindi naman, wala, parang nagkinausap siya ng mom niya, kasi one time po, nag-start magalit sa akin yung mom niya, nung kasi matanda na po yung mom niya, 70 years old. So, nung pagbaba niya ng hagdan, gusto niya pala ako po yung magbigay ng shoes. Ay, yung parang isusuot ko po yung shoes sa kanya. Kaya lang po, iba na po yung body ko. Ngayon, masakit po talagang magyuko eh. Correct. Parang nahuli lang ako. Tapos nagalit siya sa akin, bakit yung katulong yung maglagay ng shoes, dapat ako. Parang ganun po. So, okay. Actually, mababaw lang naman. Pero meaningful po sa kanila pala yun. May kultura eh. So, oo. Sa mga... Opo. So, pero, mga nakikinig na may jowang Koreano, alam na nila yung gagawin. Makarelate sila. So, alam nyo na ha. Oo. Pero eto, ang curious ako... Okay, sinabi mo to sa husband mo. Paano niya tinake ano yung sinabi niya sa iyo? Kasi again, oo, magkaiba. Yan ang problema talaga, 'di ba? When having a relationship sa ibang lahi. Kasi may kumbaga ikaw, iba yung paniniwala mo, iba yung paniniwala niya, magka-clash talaga kayo with paniniwala, 'di ba? Pero ano yung take niya doon sa concern mo na I'm sure sinabi mo sa kanya na I just gave birth, ganito ganyan, masakit pa. Ano na yung sinabi niya? 24 po, umuwi na po yung mom niya, 24, so mga alas 8 ng gabi. Umiiyak po ako noon kasi parang gusto ko magmano pero ayaw nila, parang ganon. Tas yung hindi proper yung goodbye namin, so umiiyak ako. Alam ng husband ko na umiiyak ako ng Christmas time po talaga, yung pag alas 12. Christmas time, umiiyak ako na hindi ko na gawa yung best ko, pero yun, pinaintindi ko sa kanya yung ganon. Parang ano lang, ayaw niyang mapag-usapan. Okay. Pero narinig ko kasi na nag-usap sila sa kwarto about sa akin din. So, iyon. Tapos, ang mas masakit po doon, 25 po, ng babae po siya. Nalaman ko po na ng babae siya Christmas time. Pero, tumawag po ako agad sa kanya. Pero, tingin ko may nangyari na po eh. Okay. So, feeling mo, mas lalong lumakas ang loob niya ng babae kasi alam niya na yung mom mo eh medyo ano bang tamang word? Na-frustrate siguro. Oo, na-frustrate sa'yo. So, parang siya, nagkaroon siya ng bala na, parang legal akong mambabae kasi yung mama ko nga, hindi masaya eh. Tama? Opo. Pero ano yung nararamdaman mo ngayon with your Korean husband? Tingin mo mahal ka ba niya? Mararamdaman mo yun eh. Hindi ko po maintindihan. Hirap no?
Hindi ko po maintindihan eh, kasi ang hirap. Pero lagi niya naman po sinasabi na mahal niya ako, tapos sa ibang tao, sinasabi niya na mahal niya daw ako, ganun. Pero malaman-laman ko, December 25 na babae, December 28 na babae na naman, January na babae na naman. So, di ko po maintindihan. Okay. Bakit ganun? Anong tanong mo kay Mama Colleen? Ano po kayong dapat kong gawin ngayon? Alam mo, na, sige, sorry, ulit, take two. Anong tanong mo kay Mama Colleen? Ang gulo ko eh. Okay, tuloy po. Pamela, anong tanong mo? Teka po, nawawala lang po. Ah, sige. Ano po, ulit? Hello, test mic, 1, 2, 3. Anong tanong mo sa akin? May future po ba kami? Ako ba si Rudy Baldwin? Magiging future single man po ba ako? Kailangan ko po bang mag-ready or what? Kasi minsan, hindi ko na po kasi ano, hindi ko po minsan, emotional po ako ngayon eh, kasi 6 months pa lang yung 6 months pa lang akong ano, so parang emotional ako, tapos nagtitrigger po, nadidepress po ako sa lahat ng mga naririnig ko, sa lahat ng mga ano, sobrang emotional po ako. Mm-mm. So, ano po kaya yung pwede mong ma-advise sa story ko po na ganito? Ayon sa aking bolang kristal. Ginawa mo akong Rudy Baldwin, ha? Hindi, seryoso. Alam mo, ito lang yan, ate. Naiintindihan ko na meron kayong culture differences. At isa talaga to yung balakid. Kumbaga, hindi naman siguro balakid. Ito yung nagiging problema nyo ngayon. Ang akin lang siguro na kailangan mong iparating sa kanya na oo, meron kayong culture differences. Pilipino ka, Korean siya. Pero hindi yun pwedeng gawing instrument para lumandi pa siya sa iba. Kailangan mo bilang babae at bilang Filipina, kailangan mong ipakita sa kanya, pwede kang mag-set ng rules na hindi ito pwede sa relasyon natin. Kahit sabihin pa natin na ganito kasi yung kultura mo, kasi wala eh. Ang bottom line dito, kailangan kanyang respetuhin bilang wife. Kailangan kanyang respetuhin bilang partner niya sa buhay. Kumbaga ikaw, kailangan mong maging strict doon. Wala tayong pakialam na kung ayaw ng nanay niya sa'yo sa ngayon. Although nakaka-bother yan kasi gusto natin, napi-please natin yung mga mahal niya sa buhay eh. Kaya lang, ang kailangan mong goal ngayon, trabahuhin ngayon, is yung paano mo siya mapapa-stick sa'yo lang at wala ng iba pa. Siguro, you need to be clear. Kailangan mo nang maging klaro na asawa mo na ako. Hindi na dapat yung wala ka ng mga ani-ani pa dyan ng mga babae. Ani-ani, parang di ata tama yun. Diba? Ano ba tawag sa mga kabit-kabit, ate? Hello? Pamela? Tawag sa mga kabit? Oo, sa Korean. Haliparot. Haliparot? Yun ang tawag nila, Tagalog. Ano? Hindi ko alam eh. Hindi ko alam sa Korean kung ano yung ganun. Oo. Parang sa kanila kasi yung parang short time is parang normal sa mga lalaki. Yeah, normal sa... Mm-mm. Nandun na tayo parang eh. Parang sa culture nila parang normal, pero pag yung babae yung nagloko, iba na. Mm-mm. Parang dito rin naman. Pag lalaki, okay lang. Pag babae, parang ang baboy, di ba? Laging ganun. Oo. Hindi, ako lang... Again, may culture differences. Yes, that's very clear. Pero again, kailangan mong iset eh. Naniniwala pa rin ako na when you set to this guy na ayoko ng ganito, hindi ko gusto yung ganito, magiging klaro din sa kanya kung ano ba yung dapat. The more kasi na hinahayaan mo, di ba, siya yung nasa Pilipinas eh. Dapat nga siya yung mas mag-adjust, di ba? Siya yung nasa Pilipinas. Nandito siya sa bayan natin. Dapat mag-adjust siya. Ngayon, ang akin lang siguro, maging handa ka lang sa mga pwedeng mawala sa'yo. Di ba? Ang mga mawawala, kung halimbawa mag-desisyon siya na ayaw na talaga din niya, mawawala yung lima mong yaya.
Hindi naman, hindi naman mawawala yun. Pwede mo namang i-demand yun kung halimbawa maghiwalay kayo. Pero ang akin lang, handa ka ba na mawala kung ano yung meron ka ngayon? Kasi, okay lang, sanay naman ako eh. Diba? Okay, check. Handa ka mawala. Pangalawa, hindi mo ba talaga siya kayang patinuin, feeling mo? Natatago po kasi siya eh. Kasama, may mga kasama driver niya tsaka ano. Oo, siguro kasi... Natatago po siya, nalalaman ko na lang na ganun. Oo, ganito eh, diba? Oo, may kultura siya na ganito, oo, ganito sila, ganyan sila. But you need to be ano eh. Bilang asawa, kailangan mo ring isend yung message sa kanya na hindi ka dapat tratuhin ng ganyan. Na kung ikaw, pilit mong iniintindi kung ano yung meron kultura siya, kailangan niya ring maintindihan kung ano yung meron kang kultura na dapat din mag-adjust siya. Diba? Kailangan mong maging firm with your decision. Kailangan mong isend yung message clearly sa kanya na this is my culture and I don't like na habang may asawa ka, may mga nilalandi kang iba. Yun yung kailangan mong gawin. Kailangan mong ituro sa kanya. Tinry ko po yung kahit Christmas po na ano, na may gusto akong gawin next Christmas ganito. Tapos sabi niya, no, hindi natin gagawin yung Filipino Christmas. Gagawin lang natin yung Korean Christmas at yung ano. Parang yun lang yung ano. Huwag ko daw isipin yung Filipino Christmas. O, diba? Respeto so, eh. So, parang i-delete ko na yung Christmas na lagi nating gawi na ano. Ako naniniwala ako. Pero new na adjustment okay naman, na ano ko naman siya. Na, pero minsan ganun kasi yung sinasabi niya na i-delete ko daw yung ang akin lang kasi, ang akin lang kasi ate, at the end of the day, respeto na lang bilang tao, hindi na lang sa culture yan. Pangalawa, if you're not okay with it, kung feeling mo parang nababago ka na talaga totally at hindi ka happy every time gumigising ka na parang ganito, ganyan at parang hindi ka willing talaga na mag-adjust sa kung ano lang yung gusto niya, ako lang, aalis ako. Lalo na kung hindi na ako nagiging masaya. Lalo na kung mas nararamdaman ko to, more of a burden kesa ginhawa. Oo, maginhawa ang buhay mo kasi sabi mo nga, he owns a company, maganda ang buhay mo, may gate kayo. Pero sabi nga natin, at the end of the day, material na bagay lang din naman talaga yan eh. Iba pa rin yung makuha mo yung kasiyahan na hinahanap mo. Malasap mo yung kasiyahan na legit na kasiyahan, hindi sa material na bagay, kundi sa meron kang asawa na uuwi na sa'yo lang, meron kang asawa na magiging totoo sa'yo. Diba? Naniniwala ako na hindi lahat ng Korean ganyan. Feeling ko asawa mo lang yun. Kasi may kilala naman akong Korean na may partner siya dito sa Pinas. Okay naman sila. Hindi naman, stick to one din yung kanyang husband. Wala namang kalantaring iba. So baka may something lang talaga dito sa asawa mo. You need to set the rules, ate. You're the wife after so, all. So ano po yung parang nangyari sa kanya? Nasanay lang siya na nandyan ako kasi secretary niya ako, di ba? So parang nasanay niya siya na nandyan ako para naging comfort zone niya ako. Tsaka nasanay siya na manduhang ka. E, iba na ang setup ngayon, ate. Hindi ka na secretary, wife ka na, ti. Ikaw naman kasi, feeling ko, kaya ganyan ka din magtrato pa sa kanya. Baka tinitingnan mo pa rin na ganun yung level ninyo, ganun yung status mo sa kanya. Iba na yung usapan ngayon, ate. Asawa ka na niya. Oo, naging secretary ka niya, pero inasawa ka na niya. That's a different kind of story now. Tapos na yung era na naka-under ka sa kanya. It is time para magkaroon ka naman ng decision making, stand up para sa sarili mo at para sa mga anak mo. Ano, minsan kasi parang may ano siya na paglaseng, parang gusto niya ako umalis sa bahay, ganon. So parang sinasabi ko sa kanya, bahay to ng mga anak namin, kung siya lang naman mag-isa at gusto niya gawin yung gusto niya, kasi hindi daw, parang ano daw, kinokontrol ko daw siya. So sabi ko, siya na lang umalis kasi
at least mag-isa lang naman siya, eh ako kasama ko yung mga anak ko. Exactly. Parang ganun. Tsaka nang gagawin ng mga anak mo, hahayaan niyang pag-alagala kayo mag-iina? Kailangan mong ipakilala kung ano yung meron ka rin kultura, hindi lang laging one way. Kapag ka one way lang niya, na kultura lang niya ang lagi niyang iintindihin, ay te, paalisin natin ang Pinas yan. Diba? Kailangan, ganun din eh. Diba, balik, ano natin, vice versa. Kumbaga, ilagay niya yung sarili niya sa sarili mo. Kung ikaw nag-a-adjust, mag-adjust din siya. Kailangan niyang, parang batas yan. Kailangan niyang respetuhin ang batas ng Pilipinas. So parang, again, kultura, ikaw nire-respeto mo yung kultura ng pamilya niya, kailangan niya rin respetuhin yung kultura mo. Tao sa tao, respeto na lang. Pero ikaw ba, ano ba yung sinisigaw ng puso mo ngayon? Gusto mo pa ba siya? O parang dahil sa mga nangyayari, parang ayaw mo na? Gusto ko ng buong pamilya, buo yung pamilya ko. Kaya lang medyo ano, dun sa pag nambababa, pag naririnig ko po na nambababae siya, nasasaktan ko talaga ako eh. Kasi mahal ko po siya eh. Sinabi mo na ba sa kanya yan? Yung tungkol sa pambababae niya? Yes, yeah, sinabi ko na sa kanya, every time na nalalaman ko, tapos nag-aaway kami, ganun. Anong so, dinadahilan niya? Sinasabi niya sa akin na ano, huwag ko daw siyang pakialaman. O, diba? Kasi importante daw sa kanya, umuwi daw ako dito sa bahay. Umuwi daw siya dito sa bahay, yun daw importante. Kasi yun daw, mga ano lang daw yun, parang parausan niya lang daw niya. Ate, magkasakit pa yan, mapasahan ka pa. Ang akin lang, ate. Ang akin lang, if you're not okay with it, set a rule. Kailangan mong maging firm. Kailangan mong maging matigas. Kailangan mong sabihin sa kanya na ayoko nito. Ngayon, kung ang maging kahinatnan ng pag-ayaw mo sa ginagawa niyang kalandian, eh maghihiwalay kayo, then be it. Kasi kung ganyan na naaapektuhan na yung mental health mo, ganyan na nade-depress ka na, dahil sa laging ginagawa niya, paulit-ulit mong nare-remind na utang na loob, huwag ka nang kumandong sa iba. Diba? Madedepress ka lang, para kang nakatira ka nga sa mansyon, pero nasusunog yung mansyon kasi masyadong mainit. So ang akin lang, if you're not okay with it, diba? If you're kaso not po, yung level po ng, yung level po kasi ng ano niya, sex niya is, hindi po normal eh. Hindi ko po yun magawa. Pero okay ka lang ba na may pinagbibigyan pa siya sa iba? Na may ginagawa pa siya sa iba? Hindi po ako okay, syempre. Kaya o, diba? Na po ako nade-depress eh. Kaya tinitrigger niya po yung depression ko. Eh sabi mo, di mo rin naman kayang ibigay pa. Uy! Wala tayong magagawa. Kailangan din talaga nila. Diba? Unless gagawin mo yung gusto niya. Pero again, kung talagang hindi talaga yung drive niya ay talagang mataas na mataas at hinahanap niya sa iba, tanongin mo sarili mo, anong mas gusto mo? Sa'yo ba ibuhos o may latak pa sa iba? Gusto niya po kasi dalawa eh. Diyos ko dahil. Dalawa. Iba talaga yung ano niya, dalawa-dalawa, ganun. So, ang hindi ko naman kayang gawin yun. Kumbaga may fantasy siya, tama? Maybe. Ang akin lang, again, if you're, ito na lang ate, tapusin natin. If you're not comfortable about it, kung hindi ka natutuwa sa ginagawa niya, set a rule, sabihin mo sa kanya, magbigay ka ng ultimatum, then let's see what's gonna happen next. Kasi kailangan mong palayain yung sarili mo sa paulit-ulit na pain na ginagawa niya sa'yo. Yun lang yung akin. Kung hindi ka masaya, alis. Kung kaya mong trabahuhin pa, go trabahuhin mo. Pero kung feeling mo hopeless na ito, edi umalis tayo. Kailangan nating palayain yung sarili natin sa mga bagay-bagay na nagpapadulot ng sakit ng ulo natin. Kailangan mong sabihin na ganito yung kultura ko eh. Ang gusto kong kultura, yung pamilyang buo, ganito kami mga Pilipino. Gusto namin ganito yung pamilya, walang sabit, walang kabit. Kailangan maging straightforward ka tungkol sa ganyan niya. Kasi the more na tinotolerate mo siya, ikaw lang din na nasasaktan in the end.
toleration. Ang, 'di ba? Ang sinasabi niya sa akin, wala daw siyang totoong wala siyang mahal. Parang 'yun lang talaga yung habol niya, ganun. Pero syempre nagagalit po ako at nag-aaway po kami ng todo. Kaya lang umulit-ulit pa rin, nadagdagan pa nung ano, baka pangyayari sa baka susunod niyan, te, may sakit na yan, te. Tapos mapasahan ka niyan, te, delikado, mawalan pa ng magulang yung mga bata. Tama po. Yun lang yung akin, te. Alam ko, handa ka naman na mawala kung ano yung meron ka ngayon. Pero syempre, kung halimbawa maghiwalay kayo, huwag mong hayaan na mawala yung obligasyon niya para sa mga bata. Yun yung habulin mo, importante para sa mga bata. Okay? So pag-isipan mong maigi, kung kaya mo pa ba siyang mapatiklop, kung kaya mo pa ba siyang ayusin, ilaban natin. Total, 1 year pa lang naman kayo mag-asawa eh. Subukan mo pang ilaban. Pero kung feeling mo hopeless na, at talagang parang nai-stress ka na, baka makalbo ka na sa sobrang stress sa ginagawa niya, it is okay na makipaghiwalay ka muna, lumayo ka muna sa kanya, para rin masend yung klaro na message na hindi ka dapat tinatrato na ganyan. Okay? Tama po. Yun lang. Kailangan mong maging straightforward. Kailangan mong iparating sa kanya na hindi tama yung ginagawa niya. Okay. Kaya ba? Kakayanin ko po. Ngayon na nag-usap tayo, ano yung tingin mo na parang isasarado mo na ba? O susubukan mo pa? Susubukan ko po munang i-work out, pero kung hindi po, aalis na po ako. Yung mga bata lang po kasi yung iniisip ko eh. Kasi yung sinasabi na susuportahan ako, lagi niya sinasabi mukha baka yung pwede niya kasi sabihin mukha kong pera at suporta niya yung ganon, yung habol ko, ganon. No, karapatan mo. So baka kahit hindi niya na lang siguro ako suportahan, okay lang naman siguro. No, wag natin basta iwan niya lang sa akin yung business. Yun, galing ah. Basta ganito, ate. Halimbawa na mapagdesisyonan mo na iwanan na itong Koreanong ito, wag na wag mo siyang palalayain sa obligasyon niya sa mga bata. Sabihin na natin na may masasabi yan na mukha kang pera. No, you are just fighting for the right ng mga bata. Okay? Dead ma, sasasabihin na iba na mukha kang pera, hindi. Pinaglalaban mo lang kung ano yung dapat para sa mga bata, okay? Okay po. Huwag kang matakot, huwag mong isipin, ulitin ko lang na baka sasabihin kasi ng iba, ganito ako, ganyan ako, no. Ang iniisip natin yung future ng mga bata, okay po? Yes po. Mm-mm. Tama. Ilaban mo yan, te, tapos balitaan mo ko, ha? Opo. Sa tingin ko po, ano, baka umalis na lang po to ng bansa. Tingin ko, kasi naririnig ko po na, ano eh, pupunta na lang siya ng Turkey. So parang, yun nga, may iwan talaga sa akin yung mga bata. Diba? Isipin mo na lang, meron ka ng mga Korean na kids. Oo. Oh, hindi ka ba nagtagumpay with a Korean husband kasi nga medyo pasaway siya. At least meron ka ng mga bata na mas magbibigay sa'yo ng totoong pagmamahal na hindi mo kailangang magmakaawa. Mahalin mo lang, alagaan mo lang yung mga bata. And then yun. Masusuklian din yun balang araw. Okay, Miss Pamela? Yes po. Good Salamat luck. Po. Good luck. Balitaan mo ko, B. And pray. Dasal ka. At kung di talaga uubra yung relationship mo with a Korean husband, huwag ka mag-alala. Makakahanap ka rin ng talagang totoong magmamahal sa'yo, okay? Yes po. Siyempre, hindi na kita hihinga ng message kay Korean kasi di rin naman niya maiintindihan. O, diba? Message na lang. Hindi po talaga. Message na lang para sa mga Pilipina na may karelasyon na ibang lahi. Ano yung pwede mong parang short reminder for them? Respect yourself. Always respect yourself pa rin. Kahit anong mangyari. Huwag nating hahayaan na tatapakan tayo ng ibang tao, lalo na ng ibang lahi.
Again, nasa Pilipinas ka, ipagtanggol mo ang sarili mo. Okay? Tama. Tama po. Maraming salamat, Miss Pamela. Thank you for sharing your story. Thank you din po. Alright. Bye-bye! Bye-bye po. Pahingi ako ng ano, ng isang gate. Nawala na, binabana. Sana all my gate! Anyway, yan po ang kwento ni Pamela dito sa Heart to Heart with Mama Colleen.